Hello po mga quiz! Bago tayo magsimula, kung nais nyong suportahan ang aking channel, mag-subscribe lang at i-hit na rin ang notification bell para lagi tayong updated. Ang player na ipapahula ko sa inyo ngayon ay ang player na may nakaka-inspire na kwento ng tagumpay. Sikat na sikat ang player na ito sa Gilas at siya ay nagretiro na sa edad na 39. Ang kwento niya ay siguradong magbibigay sa atin ng sobra-sobrang inspirasyon na magpatuloy sa hamon ng buhay. From rags to riches, ika nga. Alam ko na alam niyo na kung sino ito. Siyempre, ang nag-iisang player na lumalaro ng karakter ni Sakuragi, si Mark Pingris. Base sa aking pagre-research, alam nyo mga kuis, kahit ako sobrang namanghat na inspired sa kwento ng buhay niya mula sa hirap. At ang mas nakakamangha pa ay hindi niya ito ay kinakahiya. Bago si Ping nagretiro, ibinahagi niya sa social media ang ilang mga karanasan mula nung bata. Si Mark ay isang napakasipag na bata at dahil lumaki siya na walang tatay, siya ay naghahanap ng mga ekstra trabaho at naglalako. Si Ping ay nag-aaral habang nagtitinda ng kung ano-ano. Sabi niya sa isang interview, lumaki siya sa palengke. Naging kargador mula 8 taong gulang. Sumasama rin siya para kumuha ng bangus sa dagupan at 20 pesos lang ang sweldo kada araw. Nagtitinda rin siya ng ice buko noon. At kapag undas naman, naglilinis siya ng puntod at nagtitinda ng kandila. Ang prinsipyo ni Ping iba kasi gusto niya na matuto ang kanyang mga anak kung paano magtipid at hindi waldas. Ang ibang mga magulang naman, ayaw nilang ipamahagi ang experience na dinaanan nila. Pagliliwanag ni Ping, gusto niyang tumayo ang mga anak niya sa sariling paa at hindi yung puro masarap na buhay lang. Baka daw kasi ma-spoiled sila. Pero bilang isang ama, binibigay po ni Ping ang lahat ng kailangan nila, lalo na sa pagkain. Sa pagkainan, pinapaubos ni Ping lahat ng pagkain dahil dati siya raw ay namumulot lang ng mga ito. Tumutulong din po si Ping sa mga cancer patients, especially sa mga bata. 1998, si Mark ay nagpunta ng Maynila mula Puso Rubio, Pangasinan para doon mag-aral. At dito, dinanas niya ang lahat ng hirap. Pagkatapos ng klase, nag-try out si Ping pero hindi tinanggap. Second year, tinanggap siya ng isang varsity team. Nagsimula siyang gumawa ng career sa FEU at dito na-discover. Dahil si Ping noon ay hindi afford ang pagkain na binibenta sa eskwelahan, ang kinakain niya ay yung mga tira-tirang pagkain ng kanyang teammates at umiiyak siya habang kinakain ito. Pero si Ping ay hindi pinanghinaan ng loob. Ang sabi niya sa sarili, balang araw, kakain din ako ng masarap. Kalaunan, siya ay nakapaglaro sa NBA under Cebu Gems at finally, pumasok na sa PBA draft para maging isang pro. Si Ping ay pinili ng FedEx Express, 3rd overall pick ng 2004. Hindi naman nagtagal si Ping sa FedEx at na-trade ito patungong Pure Foods. Simula sa araw na na-trade siya, naging malabong ng career ni Ping. 2005 to 2006 season, siya ang finals MVP. 2006 Philippine Cup, pinangunahan niya ang Pure Foods na may 21 points. 2007 to 2008, nakakuha siya ng career high 21 rebounds at binansagan na The Rebounding Demon. Bago nagsimula ang Fiesta Conference 2008, nilagay siya sa Magnolia Beverage Masters. 2009 to 2010 season, na-trade si Ping kay Arwin Santos sa Burger King pero sumunod na taon, agad itong nakabalik sa Pure Foods. Ang desisyong ito ay mula mismo kay Governor Rene Pardo. Ang dahilan ni Gov, kasama kasi si Ping sa rebuild ng Pure Foods noon. 2012 Commissioner's Cup, siya ay napabilang sa 1,000 Offensive Rebound Club bilang ika-42nd member. Sa taong ding ito, binansagan siyang Pinoy Sakuragi, ang hari ng rebound. October 14, 2016 sa PBA Leo Awards Night, siya ay kabilang sa All-Defensive Team. Bago siya nagretiro, siya ay naging kabilang pa sa 40 Greatest Players at kinilala bilang one of the best defenders at rebounders sa PBA history na mala Jericho Dinyera din. Ilang beses na rin pinasok si Ping sa national team na kung saan dito talaga siya mas nakilala, yung nagsasabing laban Pilipinas, puso. Kahit ako,
masasabi ko talaga na isa si Ping sa pinakamatibay na leader na may extreme leadership. Sino hindi makakalimot sa follow-up shot niya laban sa mga Koreano? At syempre, hindi makukuha ng Sanmiguel Goffey ang Grand Slam kung wala si Ping. Sa lahat ng players, si Ping ang alam ko na pinaka-dedicated na maglaro para sa ating bansa, at may araw pa na iniwan niya ang kanyang family event para sa tournament ng bansa. Grabe, ang astig talaga ni Ping. Noong mga nakaraang araw, inanunsyo niya ni Ping ang kanyang retirement. Sa kanyang pagretiro, bumuhos ang lahat ng tributes para sa kanya na may pagpapasalamat sa lahat ng inspirasyong binigay sa bawat players at sa bawat kabataan na nangangarap, especially sa mga kapuspalad. Sa lahat ng pinagdaanan niya sa buhay, ang Diyos lang ang tanging pinaghugutan niya ng lakas. Sana mga kuis, nagbigay din ng aral at inspirasyon ang kwento ni Pinoy Sakuragi, Mark Pingrace.